Hello, magandang hapon po. Gagawa po tayo ngayon ng dumplings. Ito po ang ingredients ng dumplings na gagawin natin. Giniling. Kailangan po natin ng giniling. Yung giniling po natin, mayroon na po siyang timpla na sesame oil, asin, medyo. Medyo ito po yung ano, yung rice wine, Chinese rice wine po. Tapos konting toyo lang po. Yun, tapos i-mix po natin mabuti. Tapos sa ibabad natin siya ng 30 minutes, ilagay natin sa ref para pumasok po yung lasa sa loob. After that, ito na po yung giniling natin, ano po. Tapos ang ating cabbage. Ang cabbage po natin ay na-chop na po siya. Chop cabbage. Ito po siya. And then, kinadkad na carrots. Carrots po siya na kinadkad ko na po. Tapos, meron po tayong chop na onion leaves. Tapos, meron po tayong, dahil Chinese dumplings po yung gagawin natin, meron po tayong tokan. Ayan po. Tapos, maglalagay din po tayo ng dried na hipon. Sinangag ko na po siya. Dried po yan. Sinangag ko na po yung hipon na yan. Tapos, hindi po natin matatawag na dumplings kung wala po tayong pambalot. Ayan po. Pumili na po sa palengke ng pambalot. Actually, marunong po akong gumawa ng pambalot, kaso masyado lang po siyang matrabaho. Kaya, meron naman pong nabibili sa palengke, kaya bumili na lang po doon. Ngayon, kukuha po tayo ng malaking lalagyan. Kailangan po natin siyang i-mix mabuti. Mix po natin. Ilagay po natin yung giniling. Yan. Mix po natin mabuti. Tapos, yung tokan. Ayan po. Pagsamasamahin lang po natin lahat. Lahat po ng ingredients kailangan sa. Pagsamasamahin po natin. Yan. Mix po mabuti. Ayan po, yung carrots. Mix mabuti, yan. Tsaka yung ating cabbage. Yan. Pagsamasamahin lang po yan. Tapos, i-mix lang kung mabuti ng ganyan. Ayan po. Mix lang po. Mix lang ng mix. Hanggang sa maghalo na po siya. Maghalo na po siya ng mabuti. Ayan. Kailangan isang direction lang po yung pag-mimix ninyo para ano, pantay-pantay po yung lasa. Yan po ano. Ayan na po itsura niya nung na-mix. Tingnan nyo po. Na-mix na po siyang mabuti. Pantay-pantay na po siya. Yan. Ready na po siyang balutin. Ayan. Ganyan pitsura niya pag na-mix na po siya. So, ito, itong dumplings mixture na to, ready na po siyang balutin. So, magbabalot na po tayo. Ayan, ready na po akong magbalot. Ito po yung mixture natin. Arena, kailangan ko ng arena kasi para hindi dumikit yung dumplings.
pag inilagay po natin dito kasi kailangan po natin hiwa-hiwalay yan. Ayan. Magbabalot na po tayo. Ganito lang po. Yan. Ganyan lang po ang pagbabalot niyan. Maglagay tayo sa wrapper ng isang kutsara. Tapos, i-seal po natin. Yan. Seal po natin siya. Ganyan. Tapos, saka po natin seal ng ganyan. So, ganyan po magiging itsura niya. Yan. Pag nagawa. Nakasil po siya. So, kapag niluto mo siya, pag pinakuluan mo siya, hindi siya lalabas. Kasi nakasil po siya. Tapos, pag nilagay mo sa plastic na prepare ko kanina, kailangan mong i-dip sa arena para hindi po siya dumikit. Ganyan. Same procedure po. Same procedure lang hanggang sa matapos, hanggang sa maubos siya, mabalot mo lahat. Ayan po. Ayan po ang dumplings na pinipila ng mga Taiwanese sa mga tindahan po ng mga dumplings. Sa atin sa Pilipinas, ito parang merienda lang eh. Sa kanila, pinakaano na nila yan, lunch or dinner. Yan. Ganyan lang po siya kasimple. Madali lang naman po siyang gawin. Dali lang pong gawin ang ano ang dumplings. Madali lang ang pagbabalot. Basta po tuyo yung ano, yung mixture natin, madali lang siyang balutin. Ngayon, nahihirapan lang po kasing magbalot kapag ang mixture natin ay mamasa-masa. Kasi mahirap pong balutin pag mamasa-masa. Nasisira po yung pambalot. Yan, ganyan lang po siya. Ganyan lang po siya kasimple. Gawin. Masarap. Marami pong klase ang ano, vegetable dumplings. Yan. Gawa po natin, kailangan po natin lagyan ng arena, ganyan. Para po hindi siya mag-ano, magdikit. Yan. Yan. Kasi didikit po siya pag walang arena. Kailangan po 'yan. Ayan, malapit na po tayong matapos. Konti na lang po yung ating mixture. Yan po yung mixture natin, kokonti na lang. Yan, matatapos na po. Marami pa po tayong ano, natitirang mga pambalot. Meron pa po tayong gagamitin next na paggawa natin. Gustong-gusto kasi ito ng ano, ng alaga ko. Kahit hindi na siya masyadong makanguya. Gustong-gusto niyang kainin. Pati mga anak niya, nagustuhan din. Simula nung nalaman nilang gumagawa ako nito, hindi na sila bumili sa labas. Kasi nga, pag homemade, mas malasa.
Hindi tipid sa rekado. Hindi katulad kapag bumibili ka sa labas, tipid sa rekado. Minsan di mo magustuhan. Last one. Wala na. Wala na po. Yan, last one na po yan. Yan po lahat yung nagawa natin. Yan. Ayan po lahat ang dumplings. Yan. Ang finished product natin. Yan. Ito na po yung ating dumplings. Mamaya, ipapakita ko naman po sa inyo kung paano ito lutuin. Iboboil po natin siya sa tubig. Pwede rin naman po siyang prito, pero kung hindi po kayo masyadong marunong na iprito, kasi madudurog, nadudurog siya pag hindi marunong magprito ang magpiprito niyan, kasi nilalagyan ng konting tubig yan, tsaka mantika. Tapos pinapatuyuan siya. Yan, iboboil natin mamaya. Tuturo ko sa inyo kung paano ang pag-boil ng dumplings. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po natin lutuin yung dumplings. Ngayon, magpapakulo po ako ng isang kawaling tubig. Antayin lang po natin siyang kumulo. Ayan, kumukulo na siya. Ngayon, ilagay po natin yung mga dumplings. Hayaan lang po natin siyang kumulo. Gagamit po tayo ng wooden, yung kahoy na sandok. Tapos, ang paghahalo po ganito. Pataob, hindi po pa ganyan. Para hindi po siya masira. Kailangan po siya pataob. Dahan-dahanin po natin. Yan. Para lang po hindi siya magdikit. Tapos, every 3 minutes po, lalagyan po natin siya ng tubig. Lutuin po siya natin ng mga 5 minutes. 5 minutes or more. O hanggang sa lumutang na po siya. Pag lumutang na po yung dumplings, ibig sabihin nun luto na po siya. Ulit-ulit lang po. Pagkulo po niya.
Huwag po kayong halo ng halo para hindi po siya masira. Isang halo lang po. Para lang po hindi siya nagdikit. Limang minuto lang po natin siyang lulutuin. Masarap po siyang isausol sa ano, sa chili sauce. Opo, umawa po ako nakaraan ng chili sauce. Garlic chili sauce. Masarap po siya sausaw doon. Lagi po, pag maghahalo po kayo ng dumplings, kailangan po, nakataob lang po yung ano niya, hindi po nakaganyan. Tsaka kailangan po yung chance na gagamitin nyo, yung wooden. Huwag po yung stainless. Kasi pag stainless po, masisira po yung ano niya, yung pagkakabalot niya. Last na natin. Yan. 1 cup lang po yun, ha? Yung tubig na hinahalo ko, 1 cup lang po. Ayan, lapit na siyang maluto. Ayan, napapansin nyo po, naglutangan na po siya. Nakalutang na po. Pag ganyan na nakalutang na po siya, ibig sabihin, luto na po siya. Saktong-sakto lang po siya sa 5 minutes na pagluluto. Pag-aahon naman po, gamit po tayo ng strainer. Yan na po siya. Yan, kita nyo po. Yan, luto na po siya. Ayan, luto na po ang ating dumplings. Ayan, kain na po tayo. May chili sauce po. Ito po ginawa ko po nung nakaraan. Ayan, chili sauce. Chili garlic. Ayan. Ayan.